mga kasabong, mga katari. So ito po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang step by step na kumuha ng GAB license. So yung mga wala pa po dyang GAB license, papakita ko po sa inyo sa vlog po natin ito. At kung yung mga gusto magkaroon po ng professional GAB license, galing po sa, ibig sabihin, sa Game and Amusement Board, mga kasabong. So yun po, kung ano ang gagawin. Kung meron na po kayong mga police clearance, NBI clearance, mas maganda po. Kung wala po, eh pwede rin po ang barangay clearance. So mga kasabong, dapat eh magkakabayo ko. Ito ang aking kabayo. Pero dadaanan ko kasi yung isang kasama natin na trainer, mga kasabong. Official trainer din po siya ng GAB. So papakita po natin sa inyo kung paano kumuha ng GAB license. Bago rin po yun, mga kasabong, isa pa sa requirements, eh kailangan meron po kayong certificate na manggagaling sa mga trainer na accredited or in-endorse po ng GAB. So ganito po ang itsura. Halimbawa, mga kasabong, depende po sa organization or association. Ito po yung sa akin, 2014 pa po to. Dadalhin ko po doon. Isa po sa mga requirements na kailangan po sa GAB, mga kasabong. Kung paano po makakuha niyan, mga kasabong, hintayin nyo po hanggang sa mamaya ng video, ipapakita ko po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mga kasabong, mga katari, at alam ko naman po, marami kayo natututunan sa ating mga videos, pati sa pagkukondisyon ng manok, sa pagtatari, sa day of fight, hack fight. So wag po kayong mag-atubili na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Marami pa po tayong ituturo sa inyo, mga kasabong. Sobrang ganda po. So hintayin nyo po, mga kasabong, at papunta na po muna ako ng barangay dahil ako mismo kukuha ng barangay clearance requirements po sa GAB. So next step, papakita ko po sa inyo. Paalam po muna. Bye-bye. Mga kasabong, nandito na po tayo sa barangay. So kukuha po muna tayo ng barangay clearance. Ito po ang aming barangay, mga kasabong, mga katari. So after ko po kumuha ng barangay clearance, update ko po ulit kayo. Bye-bye po ulit, mga kasabong. So mga kasabong, ito, nakakuha ko na yung aking barangay clearance, no? So depende pala sa lugar nyo. Limbawa sa amin, kailangan pagka nasa loob kayo ng subdivision or ng village, kailangan ng certificate galing sa inyong homeowners, president or association. So buti na lang meron ako sa sasakyan nun. So yun po, para makuha yung barangay clearance. So patunay na wala kayong record sa inyong lugar at doon po talaga kayo nakatira. So yun po, mga kasabong. So next step, doon naman po tayo sa susunod. Okay po, bye-bye po muna ulit. Mga kasabong, ito yung GAB office. Ito, Games and Amusement Board sa Hill Street sa Makati. Ayan, Hill Street yun, De La Rosa yun, De La Rosa. So ito yung itsura ng office, kulay blue. Ayan, mga kasabong. So ayun po. Ayun, mga kasabong, nakita natin yung isang kapwa natin GAPER instructor ng Game and Amusement Board. So kakausapin niya rin po yata ang chairman Baham Mitra, mga kasabong. So good luck po, mga kasabong. Dito po, may kasama tayong instructor din. Okay, pasok muna kami sa office. Bye-bye muna. Ayun, mga kasabong, ito yung office ng GAP. Nasa second floor siya ng building. Pagkakiat, punta lang kayo sa guard, tapos second floor. So papakita ko sa inyo yung harapan. Ito po, bago kami pumasok. So ayan po, mga kasabong. So papasok na po tayo. Pagpasok, mga kasabong, ang gagawin natin yan, mag-fill up ka ng form. So ayusin nila yan. Social distancing talaga, mga kasabong. Malayo ang agwat. Yan, napakabait. Yan si Sir Jimmy, yan po ang nag-asikaso sa atin. Tapos yan, drug test na po, mga kasabong. Yan, oh, kahit konti lang po yung ihi, huwag masyado madami. After po yan, pipicturean po, dun po, isa tinayo ni Sir, yan, tapos evaluate yung ihi, pag okay na po. Tapos yan po, nagpapasalamat po tayo, mga kasabong, kay Sir Glenn P, mga kasabong. So sobrang nagpapasalamat po tayo sa kanya. Siya po ang head
na namamahala po sa cockfighting. Bali siya po ang kasama po natin. Siya po ang kanang kamay po ng Chairman Baham Mitra po sa cockfighting, mga kasabong. So, laking tulong po ang ginawa niya sa amin sa suporta at sa meeting po na ginawa namin at yung mga plano po ng mga GAP para po sa ating mga GAPers at mga mananabong para mag-umpisa na po. Again, shoutout po kay Sir Glenn Pe. Maraming maraming salamat, Sir Glenn Pe, sa pagtulong at sa mga agreement po natin sa bilang GAPing tutorial, GAPing tutors po, instructor sa Games and Amusement Board, mga kasabong. Sir Glenn Pe, maraming salamat. Chairman Baham Mitra, Chairman, maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin na pagsuporta po sa opisina ninyo at sa Pangulong Duterte sa mga programa po niya. At sana po, yun nga po, tulong-tulong po tayo na mag-umpisa na po ang sabong, Chairman at Sir Glenn Pe at ganun po, mga kasabong. So, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga, Sir Glenn Pe at Chairman Baham Mitra. Thank you po. Ayun, mga kasabong, tapos na kami sa taas, sa GAP office. So, okay na po. After 30 minutes lang, nakuha na namin yung license na ID natin, no? Professional GAPers, mananari, GAPers ID, mga kasabong. Ito po, kami dalawa. So, yun po, no? Tapos, yun po, yung napagkasunduan namin sa office ng Chairman Mitra, bali, bilang mga officers po na open-minded GAPers, mga kasabong, no, at kilala po tayo na nagtuturo ng pagtatari si Sir Kensui Darko, Kenneth Palsis. Ako po, bilang si Maui Influencer, o kilala bilang pangalang Maui, nagtuturo sa inyo ng libre ng pagtatari at alam po ng GAM na matagal na po namin ginagawa. Bali, ngayon, isa po kami sa mag-i-issue ng certificate para dun sa mga requirements, isa sa requirements na pagkuha ng GAM license, mga kasabong. So, kailangan lang po, makita namin na marunong talaga po kayo magtari. Although, gumagawa naman tayo ng seminar, tsaka tutorial, mga demo. So, mapakita niyo po sa amin na marunong po kayo talaga magtari, i-issue po namin kayo ng certificate na isa po sa kailangan, mga kasabong. So, wag po kayo mag-alala, ang i-issue po namin sa inyo, wala pong bayad, kahit piso, 25 o 5. Wala po kayong babayaran sa amin, mga kasabong. Pro bono, libre po ang aming pagtuturo sa inyo at ang pag-i-issue ng certificate, mga kasabong. So, basta po qualified GAPers kayo, wala pong problema, mga kasabong. So, muli po, mga kasabong, nagpapasalamat kami sa inyo. At pasalamat po tayo kay Sir Kensui Darko dahil sinamahan niya rin po ako sa pag-aasikaso sa taas sa office po ng Chairman GAP Mitra, Baham Mitra. So, mga kasabong, paalala rin po pala, sinabi sa amin kanina, iwasan po yung pagtutupada, mga kasabong. So, wag po muna tayo magtupada para may balik na po ang sabong. So, yun po, mga kasabong, makain lang po muna kami, tapos balik na po kami ng Rizal. So, saglit lang, mamaya po ulit, kain lang po muna kami. Bye-bye po. Ayun, mga kasabong. So, nakita niyo yung mga lakad natin kanina, no? So, nagkaroon na kayo ng idea. So, ngayon, mga kasabong, explain ko ngayon sa inyo, no? Kung ano yung mga requirements, paano pumunta, proseso, tsaka i-ano ko rin sa inyo yung mga ilang katanungan na usual na katanungan at sasagutin natin nung tungkol sa GAP licensing, no, sa GAP license natin, sa GAPing, tsaka yun po, yung GAP license din kasama dun sa mga sentensyador, mga kasabong, ganon, meron din po yun. Yung sa ano pala, yung sa paggagamot, mga kasabong, hindi na po ngayon sakop sa GAP dahil ano na raw po yun. Ang nagtuturo, hindi na GAP, ano na, sa Thunderbird na po, yung ano, sa mga vet po nila. No? Yun yung nag-aasikaso ngayon sa
sa pagtuturo pati kung aprobado, kung pasado sa paggagamot sa sabungan, mga kasabong. So ito po mga kasabong, no. Unang requirements na kailangan. So kung meron kang NBI clearance, police clearance, mga kasabong, yun po. Tapos, di ba, nakita nyo po sa unang video kanina, pumunta ako ng barangay clearance, kumuha ako ng barangay clearance sa barangay, yun po mga kasabong, okay lang din po. Pwede po ang barangay clearance. So, kahit ano po, hindi po kailangan tatlo. Kahit isa lang po doon sa tatlo, sa barangay clearance, sa police clearance, sa NBI clearance, okay na po yun na requirements. Pangalawa po, yung certificate nga po galing sa grupo, no, may certificate kang nakuha galing sa grupo or sa individual na tao na accredited or endorsed na Games and Amusement Board para magbigay ng lisensya po sa atin, no, para makapagbigay ng para makapagbigay ng certificate sa atin, kasi isa pong requirement yung certificate. Ilan po sa mga taong narinig ko na nabanggit doon kanina na nag-i-issue ng certificate, bigyan ko lang po kayo ng idea kung sino-sino, no. Si Weng Bahia, si Sir Weng Bahia, nung sa Amphitari Shop, mga kasabong, nung medyo bata ako, binata ako, siguro mga 25 years ago, sa kanila po ako nagpapagawa ng tare sa Mandaluyong. Medyo ngayon kasi malayo na yung lugar ko, pero okay din po talaga yung tari nila. Ano pa, 50 caliber pa po yung mga tari pong pinapagawa ko po sa kanila, kila Tatay Ampi. Ayun po. Tapos po, isa pa po si Sir Jack Gagalak, isa rin po sa instructor po na pagtatari, na accredited po doon, no. Si Ramil Dambuhalang Paa, si Kabuhat. Si Sir Ramil Kabuhat, makikita nyo po yan simula sa Tribong Magtatari pa po. Isa po siya sa accredited din po na instructor po ng GAB, no. Pang isa pa po na narinig ko, ayun nga po, isa pa si Kenneth Falsis, yung head po ng, o yung president po ng group na Open Minded Gaffers. Isa po sa mga, siya po yung sila ang mga nag-umpisa po nung kaya nagkaroon po ng mga tari tutorial, tari lessons, no, 2013-2014, ano pa po yun, sa Pasay pa po nag-umpisa. Pagkatapos ng Tribong Magtatari, yun, nagkaroon na rin po ng mga grupong ganon, katulad ng Open Minded Gaffers, 2014 pa po yun, mga kasabong. So isa rin po siya sa, kumbaga, pwede pong makapagbigay ng certificate po sa inyo. At ang isa pa po, kung sino, alam nyo kung sino. Ako po, isa rin po ako sa pwede pong makapagbigay, makapagsabi sa GAB na kayo nga po ay karapat dapat na bigyan ng certificate o karapat dapat na magkaroon ng GAB license. So titignan kasi po namin daw doon, titignan namin kung talagang marunong kayo magtari. Kung hindi naman po, kailangan natuto po kayo, naturuan namin kayo ng pagtatari, at kailangan pasado po kayo na pwede na po kayong pakawalan sa mga sabungan, na license na sabungan. So mga kasabong, sabi rin po doon na iwasan daw po muna yung mga tupadahan. Dahil mga kasabong, isa daw po sa nagiging dahilan kaya hindi na-aprubahan pa ng IATF, dahil ang ating pong Pangulong President Rodrigo Duterte bad news po yung nakakarating sa kanya. Yung mga nahuhuli po sa tupadahan, pag-check po ng mga pangalan, mga benepisyaro po, beneficiary po ng SAP ng gobyerno. So ang dating tuloy, yung binibigay na SAP, imbis na magamit sa pamilya, yun po,
hindi naman po maganda talaga tingnan na nagamit po sa pagtutupada. Kahit hindi naman po ganun, pero yun po ang lumalabas, di po ba? So, pangit po talaga tingnan. So, ang sabi po ng GAP office, iwasan daw po muna. O iwasan po ang illegal na tupada. Hintayin na po nating maging legal para lahat po tayo ay magsama-sama po sa sabungan, mga kasabong. So, yun po. Bali, certificate, no? Pagkatapos po ng certificate, mga kasabong, ang isa pa pong requirements ay drug test. So, pag nadala nyo na po yung dalawa, magpapadrug test naman po kayo. Kung saan po ang drug test, mga kasabong, doon na po sa kung saan opisina ng ano po kayo, ng GAB. Doon po sa Makati, sa main office, sa GAB office, wala pong bayad ang medical, mga kasabong. Libre lang po. At, naku, kung kayo'y nagdodroga, nagsasabu kayo, nagmamariwana, cocaine, o ecstasy, mga kasabong, napakaano pala ng ano nila, nung sa urine test nila, talagang matitrace po. So, kung magbabala kayong kumuha at gano'n ang ginagamit nyo, hindi po kayo papasa, mga katari, mga kasabong. So, galit po ang Pangulong Duterte sa nagdodroga. Kaya pag merong nakitang ganun, kahit konting bahid, talagang hindi po. Baka po i-blacklist pa po nila kayo. So, yun po. Ang gagawin lang naman po sa inyo daw, papaihiin lang po kayo. Bibigyan po kayo. Libre rin po yung garapon. No? Tapos, ano po mga kasabong, wag po sobrang dami ng ihingian nyo sa botelya. Kasi kahit konti, sabi nyo, hindi pa ako naiihi. Mga kasabong, konting-konti lang naman ang kailangan kasi papatakan lang ng mga tatlong patak lang, okay na eh. So, tatlo, limang patak siguro, okay na. So, kahit mga konti lang, wala pang one-fourth, okay na yun. Huwag nyo pong punuin, mga kasabong, ng ihi, yun po. So, ngayon, pag na-picture na po kayo, no? Pag nakuha na po kayo ng drug test, mga kasabong, pipicture na po kayo doon. Para rin po sa lisensya, no? Tayo kayo doon, pipicturean po kayo, no? Ngiti po kayo para mas maganda po doon sa ID nyo, sa GAB ID. After po ng picture, pipirma lang po kayo doon. Dahil uulitin sa inyo yung address nyo, yung telephone number nyo, contact number nyo. Yun po. Pag okay po lahat, ang pangalan nyo, pati spelling, pag tanong sa inyo, pag sagot nyo tama lahat, okay naman, pipirmahan nyo na po. Ano rin po yun? Yung computerized din po. Pipirma lang po kayo doon. Yun na po. Lalabas na po sa ID nyo. Tapos, hintay lang po kayo ng ilang minuto. Tatawagin po kayo at ipiprint na. Yan po. Makikita nyo po dyan ng pagpasok namin. Yan po. Ganyan po ang itsura. Talagang may mga partition, may mga divider. Talagang ano po, hindi tayo pwedeng magdikit-dikit. Tapos, ito pa po, no, mga kasabong, napakahalaga na malaman nyo. Ngayong may quarantine period sa ibang lugar or sa atin, may mga GCQ. Ano po mga kasabong, hanggat hindi po normal, by appointment po muna sila. So, pupunta kayo sa GAB site, under po tayo ng sport ng basketball eh. Basketball and other sports, yun po ang hanapin nyo, wag yung mga boxing, hindi po tayo kasama doon. Ang cockfighting po, tsaka yung horse racing, kasama po horse racing, basta yung cockfighting, under po tayo ng basketball and other sports. Yung po yung i-click nyo, tapos mag-set po kayo na mag-ano po kayo ng schedule na pagpipilian doon. Kasi usually, sa ngayon daw po, Tuesday and Thursday po, araw na bukas ang GAP office. Kasi iniiwasan po dahil liban sa hindi naman masyadong madami, hindi po pwedeng magkumpul-kumpulan po lahat ng tao doon. Kaya by schedule at ilang tao po ang mamamahala lang po sa inyo sa ngayon dahil hindi po pwedeng maraming tao sa GAP office dahil po iniiwasan natin syempre yung pandemic na magkahawahawan po tayo na and COVID-19 mga kasabong. So, ngayon magkano po mga kasabong, magkano yung babayaran? Mga kasabong, dati 2 years po ang validity ng GAP license. Ngayon po, 1 year na lang po. No, 1 year lang po ngayon, yearly ang renewal kasi nga po dahil kaya 1 year ang renewal
dahil titignan yung status natin, lalo na sa mga drug test, titignan po dahil iniiwasan po, galit po talaga ang Pangulong Duterte sa nagdodroga, mga kasabong. So 1 year po ang validity. Magkano naman po ang bayad? 510. So 510 lang po, mga kasabong, para makuha nyo po yung GAB license nyo na magagamit sa isang buong taon. Dati po, 1,020 ang bayad. Yes, 2 years naman po ang validity noon. Pero ngayon po, since 1 year na lang po, 510 lang din po ang babayaran nyo. Pero, libre po ang drug test, mga kasabong. So, mas mura pa rin to ngayon kasi magiging parang 2 drug test ka pero wala namang babayaran, di ba, sa drug test. So, yun po, 510 ang babayaran. So, gano'ng katagal ang paghihintay? Mga kasabong, di ba, sabi ko sa inyo, nung kumakain kami kanina, 30 minutes lang pag namin, tapos na po kami doon. Isa pa, kung may dala kayong sasakyan, bawal po magparada doon sa harapan ng GAP office. Bali, ang parada po, kami doon kami sa kabilang kalsada, sa Palangka Street. Bali, yun po, mga kasabong, sa Hill Street po, yung di ba, sinabi ko sa inyo sa video kanina, Hill Street sa Makati, bali, malapit lang po siya sa De La Rosa. So, ang ginawa naman po namin, mga kasabong, nag-waste po kami pagpunta doon. Naka-waste po kami. Kaya, madali lang po talagang, hanggang sa pagtapat, sabi nung waste, Tagalog pa nga nandito na kayo sa tapat ng Games and Abusements Board. Ganon, sabing ganon. So, okay po, hindi kayo maliligaw pag mag-waste po kayo. So, ano po yung mga pangkaraniwang tanong, mga kasabong, question, magkano? Sinasagot ko na po kanina. Yung kasi madalas na tanong magkano ang bayad? Sa bago, 510. Paano naman yung mga magre-renew? Meron na akong GAB license noon Magre-renew na ako, mauwi. Ang babayaran po, same din. Ang kailangan nyo na lang pong dalhin, mga kasabong, sa renewal, yung either NBI clearance or police clearance or barangay clearance. At saka, medical na lang po, mga kasabong. Yung certificate na dating kailangan, hindi na po kailangan yun kasi may record na po sila na nakapagbigay kayo ng certificate noon. Kaya, okay na po yun, mga kasabong. Tapos, kung hindi dadaan sa seminar na ganyan, na may certificate, ano ang paraan pa? Mga kasabong, pwede kayong pumunta sa site ng Games and Amusements Board. Nag-a-announce naman po sila kung saan ginaganap yung mga yung magpapa-licensing sila. Minsan po sa Sabungan, sa San Mateo, mga tapos na po sila diyan, San Mateo Rizal, sa La Loma Cockpit, no? Yun po, yung mga ganun, nag-a-announce po sila. Hindi nyo na po kailangan ng certificate na galing sa seminar dahil actual na po yun at naandun po yung mga taga-GAB na mag-check po sa inyo na talagang nandun po kayo at marunong po kayo magtari. So yun po, mga kasabong, doon na rin po kasi ang drug test nun, automatic yung araw na yun, makukuha nyo na yung GAB license nyo sa GAPing. No, nakalagay naman doon professional GAPer pag mananari. So ano pa po? Benefits, anong mga benepisyo? Kadalasan po sa ngayon, ang alam ko medyo hindi pa tayo, hindi pa natin nagagamit yung iba sa mga M. Luwillier, Cebuana, sa mga remittance. Hindi kasi masyado pa alam ng mga sa remittance office, ang kadalasang alam lang nila passport, driver's license, SSS. Mga ganun po. Huwag po kayo mag-alala, mga kasabong, pag may bago po tayong update, babalitaan po namin kayo, no? Itatanong din po natin na baka pwedeng mas makilala rin yung GAB license natin. Kasi yung mga PRC, di ba? Professional yun, meron aprobado. Tayo, professional din naman tayo sa GAB. So, hindi pa kasi alam ng mga ano yung GAB, alam nila yung mga PRC. So, kailangan mapaalam din natin sa mga remittance office, sa banko, para ma-accredit din, mga kasabong. No, ano pa po yung isa pang benepisyo, mga kasabong? Pagka meron kang GAB license, mga kasabong, magagamit mo po siya sa national. Ibig sabihin sa national,
pang buong Pilipinas. Kahit sang sabungan po kayo, magagamit nyo po siya. So, pwede kayo magtari ng Pitmaster, ng World Slasher, ng sa Pasay, ng sa Bulacan. Kasi medyo nababalitaan ko, medyo maghihipit mga kasabong na hindi lahat ng sabungan mapipwede nyong mapagtarian kung wala kayong lisensya. No, kasi may mga in-house gaffers dun eh. So, paano naman po yung hanap buhay ng in-house gaffers? So, yun po yung narinig ko. Para makapag-ano ka, na makapag-tari ka doon ng hindi ka basta lang nag-aral ng tari sa bahay nyo, sa internet, no? Eh, may papakita kang ID na professional ka para payagan ka. Yun po yung protection din po kasi sa mga gaffers na in-house. Yun po, mga kasabong. Eh, meron naman akong ano, pangkaraniwang tanong. Meron naman akong gapping license dito sa ano, sa working permit ko sa aming barangay, ay aming barangay o aming munisipyo. Ayun po mga kasabong, pagka ganun, municipal lang po ang sakop niya. Doon ka lang po sa sakop niyong munisipyo. Halimbawa, ako halimbawa taga San Mateo. Pwede ako magtari sa San Mateo, kung San Mateo Rizal kung ganun po ang aking lisensya, permit. Pero pag nagpunta na po ako ng Montalban o ng Quezon City, maaaring hindi na po ako payagan kung ma-check po ako ng taga-sabungan na uy, hindi ka in-house gaffer. Pwede po bang malaman kung may gab license kayo kasi yung po ang ino-honor namin. O, yun po yun. Yun yung mga pwedeng posibilidad na mangyari kung wala po kayong gab license sa gapping na professional. So, ano pa po ang isa pang benepisyo? Usually, pag wala ka pong lisensya, di ba, dala mo tari. Pag napara ka po sa checkpoint, pwede po nilang sabihin deadly weapon, pwede po nilang kumpiskahin o magkaroon pa ng konting problema, tanungan, abala. So, yun po. Pero pag meron po tayong gab license, may papakita po natin sa mga pulis, sa checkpoint, na may, ay, sir, ano po, magandang gabi po. Ano po kami, meron po akong ID, professional po kasi ako na mananari. Yan po ang aking hanap buhay. Meron po akong ID. Huwag po ano ha, huwag po yung porque meron kayong gapping license. Bakit? Professional ako. Bakit? Professional ako. Lisensya ko. Ito lisensya. Huwag ganun. Kahit naman po sinong ano, pag na-offend nyo naman yung mga officers, baka rin po ibang problema yung mga kahantungan nyo, di ba? Baka magkainitan pa kayo ng ulo. Kasi minsan may mga kababayan tayo na ganun ang approach eh. Porque may konting para nakita silang okay, okay na mga kasabong. So, yun po. So sa mga nagsi-seminar, di ba? Halimbawa kami, mag-tutorial kami, mabibigay kami ng certificate. Tanong, magkano ang bayad sa inyo? Halimbawa sa akin, kay Kensui Darko, kay Kenneth Falsis, magkano ang bayad sa amin sa pagbibigay ng certificate at pagtuturo sa inyo ng pagtatari? Mga kasabong, libre po, pro bono, kawang gawa. Wala pong bayad mga kasabong. Minsan po, simula po nung bata ako, hanggang sa kaya nagustuhan ko itong grupong open-minded gaffers, hindi po sila naniningil pagka nagtuturo po sila. So medyo may nakita ako na kaugali ko na grupo na tao na pag gumawa, hanggat maaari, huwag nang maningil. Kung gusto mo tumulong, huwag kang maningil. So yun po, wala po kayong babayaran mga kasabong. O mga kasabong, libre, walang bayad, narinig nyo. So, tapos may tinuturo ako sa inyo, pagtatari, libre, pagkukondisyon ng stag, libre, hack fight, libre, mga pointing, libre, tapos yung sa feeds, mga kasabong, no? Feeding mixture, libre. Kung bago ka sa channel, mga kasabong, i-subscribe mo naman yung channel natin para yung susunod pa na iba pang libre, magiging update ka. So, yun lang po yung mga kasabong. Hindi, para biluro lang po ako. Pero, kung totoohanin nyo, okay lang din po. Alam naman po na mga subscriber ko po talaga yan. Hindi po ako namimilit. Kung nagustuhan nyo lang po ang mga sinasabi ko sa inyo, humihingi po ako ng suporta sa inyo, mga kasabong, na subscribe nyo po yung channel natin kung tingin nyo naman po na okay yung mga sinasabi ko sa inyo, mga tinuturo ko, kung may katuturan po ba para sa inyo. Huwag nyo na pong yung pagsasalita ako, yung kasi medyo hindi po talaga ako sanay sa camera. Tahimik na tao lang po ako dahil taong po ako, taong opisina po ako, hindi po ako. Ngayon lang ako, nagtataka rin yung mga kasama ko
nakakapagsalita pala ako ng ganyan kasi si Boy ano ako eh. Parating seryoso ang kung kausap nila ako. So yun po, ano rin po, nilalakasan ko yung loob ko na hindi ko alam, takot din pala ako sa camera. So kaya sa sakripisyong ginagawa ko to dahil sa takot ako sa camera, subscribe nyo na po. Yun lang po yun. Ano pa po no? Kailan ang at saan? So madami po tayong magiging schedule no mga kasabong. So sa iba't ibang sabungan po natin gagawin kung saan. Iba't ibang sabungan. Sa ngayon po siguro dun tayo sa Griffin Camp sa Rodriguez Rizal hanggat ano hanggat hindi ganun ka okay yung ano natin sa sabungan, pero basta yung sabungan naman maipakita naman natin na meron tayong social distancing dahil malaki naman po ang sabungan ay kahit mga 100 katao po tayo pwede na po natin sigurong ganapin sa sabungan at doon na po tayo magkikita-kita. So paano po, kailan? Bali mga kasabong, i-announce ko po to. Kami, i-announce sa amin sa ilang grupo po natin sa Facebook. So pasok lang po kayo sa grupo ng Open-Minded Gappers. Kasi ako at saka si Kensui Darko ang nagtuturo po sa inyo doon. No? At kami po mga instructor nyo na ano rin po kasi nga kami ng GAP. So pasok po kayo doon sa Open-Minded Gappers, ibibigay po namin yung mga announcement. Isa pa po, pasok din po kayo sa Pinoy Modern Gappers dahil madalas din po kami doon sa grupo po ni Sir Raymer Itchon. Pasok po kayo doon, mag-a-announce din po kami doon. Sa grupo po na Gapping is Made for Beginners, pasok din po kayo doon. Sa grupo po, ang founder po doon ay si Sir Roach Scanner Gapping, no? Bali si Sir Wilfredo de Guzman po 'yon sa tunay na pangalan. Bali 'yun po. So isa po siya sa tumutulong po sa mga baguhan ng pagtatari at doon po napag-usapan po namin doon na sa pagtuturo ng ano para magkaroon ng professional gapping license. Madalas niya po sinasabi sa inyo, hintayin niyo lang, ako po ang bahala sa inyo. Si Maui Influencer, at ito nga po sinasabi ko po sa inyo. Dito po sa ginagawa natin, kasama po sa likod po natin na ito, si Sir Roach Scanner Gapper, si Sir Wilfredo de Guzman. So yun po mga kasabong. So ano pa po, wala na po mga kasabong. Sana po marami kayong natutunan at maraming salamat din po sa pagsuporta. At masaya po kami na muli po kami makakatulong sa inyo nang wala pong halong negosyong iaano sa inyo. At sadyang pagtulong lang po dahil gusto lang po naming suportahan ang mga adhikain ginagawa po ng GAB, pati po ang pagbabalik po ng sabong, suporta po sa inyo. At sana po suportahan din po natin na maibalik po ang pagsasabong at maaprubahan na po tayo ng IATF, no, ng working group ng IATF. Mga kasabong, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta at sa pag-subscribe sa akin. Katulad ngayon, sa subscribe nyo naman, marami pong salamat. Bye-bye po. God bless po. Bye-bye.